lang niyang gawin dito is ma-prevent yung mga certain deaths. Pero tutulong naman na tong si DJ na patipi siya. Tatry nila dito si Mind Control. Pero Snowball, nandito yung Tuskar ni Sumail. Ay Shard, nice toss back. DJ, didish na lang ng damage. Alam niya na patay na siya doon. NGH yung makakapitas sa counterpart niya na position 4. And Palos will also fall. Plus yung ano niya eh. Yung damage niya. So, nag-timeout na to ha. Nag-timeout si na. Dito si Armel. Pwede to. Kaso walang level 6. Ayun, sakto jobs. Meron na pala. So, Illuminate ko connect ha. Knowing na nag-timeout nga tong si Dreamusel. And ang galing ng objective. Unless mag-fully commit talaga siya dyan. Eto na yung Snowball. So, makakapag-jump. Wireless punch. Fade bolt. Di enough yung damage. Wala pa namang na-alarma dito for Enigma. Eto na yung Illusory Orb and jabs. Kukonekta yung Dream Coil niya. And now, Armel nakakasana yung Stomp plus Illuminate. And eto na yung toss ni DJ. Ako sa hero ni, ano eh, ni... Sino nga to? Teka muna. Halos. Huli nila dito si MC, pero nandun yung Hand of God, Kuroki, para at least bigyan pa ng a little bit HP para makasurvive, pero enough yung Illuminate doon. Papasok din dito si DJ. Binitaw din nila yung Earth Splitter. Isa palang namamatay dito para sa side ng Nigma. DJ yung mababawian, pero nice leap for GH. Nakopya lang naman niya yung si Dreamusel. Tatlo. Actually, hindi nabot si DJ doon. Dalawa lang tatamaan, pero Armel needs to be careful. May 4 stop, kaya ganun siya kakampanting sumagad doon sa Ice Shard. Di na naman once again tatama doon yung Earth Splitter, pero Jabs wants to take Sumail doon sa likuran and magiging successful. Kaso lang si Palos, sumama pa siya instead na mag-form lang dito. Try niyang bumack up. He will be punished by MC. Tatama yung Stomp, pero kailangan nilang antayin dito at least si Jabs para makapag-dish ng damage. And ito na nga, papasok Illusory Orb out, pero magdi-decide yung Fnatic na mag-back na lang dito. Napatama pa yung traps doon ha kay MC, kaso lang na-hook. Etong si Armel, makakapag-avalanche si DJ. Toss back ba'y gagawin? Hindi naman, pero sobrang healthy ng Nigma dito because of Kuroki Mechanism and Hand of God kay Celine. Yeah, pa tsaka ang kunat ni Kuroki eh. Wala na atang charge ng Vessel si si Keeper, so ang hirap patayin. Pero although, eto na, nakapatay mo na. May mech, may Hand of God pa. Nagro-roshan sila, pero si MC dito nag-decide na, guys, cancel nyo muna yan, palaga natin sila. Dreamusel, kukrono niya ba? Di naman niya itutuloy dun sa pok. Si Jabs. Yup, naipit nga lang si MC dito, pero Jabs, nandun yung Snowball. Where's the Wireless Punch? Tatama yan, Chronos per connecting as well. DJ, yung gusto nilang i-take down dito, makapag-blink out si Palos, nandun naman siya yung, meron naman siya refraction, so kahit mahampas siya dito ni Dreamusel, makapag-blink out at makapag-blink out, so two heroes yung nadali dun, bumalik pa si Chip, doon na magbe-blink in, si MC, makapag-4-stop siya dun sa Ice Shard, pero eto na yung Snowball ni Sumail, aabot yan, naglapag pa ng traps dun si Palos, para at least mas low lang konti, pero di naman niya ipapop yun kay Sumail. Natawa ako kasi masyadong nag-greedy sa bagay. Si Jobs yun eh, may strict. Tanggal yung Aegis ha, sa part na yun. So now, MC pumasok. Si Palos na naman yung tatargetin nila dito. Nice telekinesis for GH to punish Palos. Na-force yung buyback dito ni Jobs. Makakapagbitaw siya at least ng 3-man Dream Coil. Kaso lang si Chip Armel, na-hook na siya dito. And DJ, papasok, nandun yung sustain, pero mamamatay na dun si Kuroki. So Mil next to fall dito kung sakali, pero blinking in for MC para i-confirm yung kill kay Chip Armel. And Sumail still alive, pero nandun si Januel. Sobrang sakit din ng damage niya, makakaapat yung Fnatic. Na force out yung buyback sa side ng Fnatic that time, pero nakuha rin naman nila yung mga perfect heroes na pwede nila mapatay. Iyan siya ng offlane, pero eh. And guys, eto ha, tatry nilang bigyan. Hand of God is there. First the mechanism. Babalik. Gusto mo akong patayin, di ba? Sabi ni MC kay Palos and DJ, wala na akong business para tumulong pa dyan. And look at MC, nakamapak ata tong mamang to. And tinip na actually ni Dreamusel and Sumail. Dahil sobrang well played niya pa dito, natunugan niya pa na nakatambay pa rito si DJ. Sa 3 lines, nakatambay. And now, Januel will also fall din dito kung sakali sa kamay ni Sumail. Every right click, nandun yung slow, nandun na rin yung Walrus Punch. Keeper. Nakakapag-farm pa rin talaga sila. May resources pa rin sila to do that. Pero matagal pa bago mag-respawn si Roshan. 2 minutes. Yung Rosh timer. Nice toss back. Pero after that snowball, makakapag-blink out. And look at that player. Palos nalulunod sa 3-pit mga kaibigan. Protected ng BKB. Nice Dream Coil. Para mahuli doon. Etong si Sumail. And then Chronosphere follow-up. Inabot
pa sa gilid, etong si Palos, mamamatay dun si Jams, and Palos next to fall, dalawang Corriro na yan, pwede mong isunod etong Ezalor ni Armel, pero makakapag four step out, sobrang bilis ng movement spin, hindi naman tatama dito, yung Cook ni MC, nice avalanche, pwede siyang makagat doon ng punch, buti na lang nandun si DJ para isave si Chip Armel, and look at this, nakapatay na naman ng dalawang core hero, kisilin yung Fnatic, pero still 1k pa rin top for the side of Nygma. Mm-hmm. Yeah, mayaman yun, ha? Nakakaramdam sila, pero umabot yung dust, nakupo na telekinesis and palos. He just want to kill someone dito. Refraction, Desolator right-click. Naipit si Sumail sa sarili niya rito ng Ice Shard. Nakuha na nila yung Rubik pero magpapap ba ng Chrono? Nice Dream Coil naman doon for Pock. And now, di masyado makagalaw doon si Dream Musel. Ay na lang i-take dito yung Faceless Void because meron pa yung Aegis of the Immortal. So, makakasundot pa in the end yung Fnatic sa pagkakataon na yun. Buti na lang din. Ang bilis nung backup kay Palos. Lumamang yung Fnatic, pwedeng bumaliktad yung laro natin. Mm-hmm. Pumabor sa Enigma. I mean, sa Fnatic na. Ito, Sumail. Pwede mag-jump si DJ. Where's the tossback? Di na kailangan. Pero doon yung snowball. Maaga BKB for Palos. I don't know why. Pero na-pop yung Aeon Des, mga kaibigan. Nung Bokjaan and Chronosphere. Wala na magagawa si Palos. Refraction, ubos. Januel mamamatay din dito. Same as Jabs doon sa likod. May mahuhook pa ba doon si MC? Wala na. Pero three heroes are dead para sa side ng Fnatic. Buyback has been committed for Jao, pero walang buyback dito si Palos. Jao, kailangan niya rin i-force yung buyback niya. I mean, nagpo-push pa DJ dun sa may top lane, pero decidido na yung Nygma Galaxy. Dalawang catapult to, KC lane, dalawang lane set of barracks sa gitna, yung pwedeng mabasag. Actually, Palos, nag-BKB agad din siya. Isa pala daming yung target. Daming ano, no? Daming misplay from Fnatic dito sa game nito. So now, Jabs, this could be a dieback para sa kanya. Nice avalanche for DJ. Siya na lang talaga yung pinaka-solid na performance dito for Fnatic. Dream Coil, sa lang ang tatamaan. And yung pinaka-makunat pa na hero, na-hook dito si Palos. Covered ng refraction, makakapag-out. Pero wala siyang ganun ka-solid na damage. Hindi nag-trigger yung critical niya dito. Uh-huh. So, ganun lang, kadali. Parang, Chumane, eto Nygma, sabay out na agad. Nice stomp naman dito for Januel. Kaso lang, it's MC kasi. Ito na si Sumail, sabi pwede naman daw tayong mag-go, pero hook save. Nandun yung hex ni Armel, pero the sustain coming from Kuroki. And Rimusel once more, pero out lang daw muna. And look at that, Palos, this could be it mga kaibigan. Ang naiwan, Palos, buo ang loob si Ran, tuktok moments for him. And now Armel, potentially mamamatay din siya dito dahil may lip. Itong si GH, the bash is there for Rimusel. And talagang confident na siya dito makahanap pa ng isang player. And this gonna be Jams. Hindi siya pwedeng ma-right-click. They're going for this tier 4. 1 minute without Palos. 4v5 yung magiging situation. And they want to finish the game, Nygma, right here, right now. So, bato lang ng bato ng Ice Shard dun. And Armel, Chip, na Wireless Punch, BKB, mapag-4-stop. Kaso lang, na-lift na naman ulit ni DH. May 4-stop ulit. Makakatakas dun sa Wireless Punch. And Januel, makakapag-avalanche dito si DJ. Pero pinupoke lang sila ng Nygma Galaxy, tier 4 tower. Early, kahit nag-vessel si Chief Armel dito, ang dami pa. Ilalagay ba sa clip si DJ? Hindi aabot, pero eto na yung Walrus Punch. Yung Scepter para ma-delay. Nice leap, stomp for Januel. Kaso lang, mamamatay na dun. Eto nga si DJ. Down siya for a minute and a half. Roshan is available na actually, pero wala kasi Dreamusel. And Jabs, mag-ingat, nandiyo illuminate na kagad si Chief, but the 4-stop save come from Januel, and 4-stop din sa sarili niya. Mahuhook na dito si Palos. Mapapatay niya ba si MC? Mukhang kaya naman. Nag-critical sa wakas. 700 crit yun. Mamamatay dun si MC, pero dalawa na lang sila dito ni Januel ang pwedeng lumaban. Look at GH. Kaposition lang. May ipit na siya dito. Another Walrus Punch, and GG will be called. Ubus yung Fnatic doon. Game number 1 goes to Nygma Galaxy. Mm-hmm. Nice, nice attempt from Fnatic, but still Nygma Galaxy finishing off the game number 1. And for new updates and highlights on your favorite Dota games, both locally and internationally, don't forget to subscribe on Kuyanik YouTube and Kuyanik Facebook. Also, don't forget to hit the notification bell. Lastly, don't forget to like and share the video. See you!